Isa sa problema ng mga cellphone users dito is yung storage ng kanilang cellphone. Bakit palaging nag-full storage kung wala naman akong ginagawa? Ha? Hindi naman ako mahilig mag-download ng mga videos. Hindi naman ako mahilig mag-save ng mga photos. Hindi naman ako mahilig mag-download ng mga music or kahit ano or files, mga ganon-ganon. MSK application niya, hinahirapan ako pag-install. So, bakit na full yung storage mo? So, let's give a solution. So, solusyon na natin yan sa video ito. So, don't skip this video kasi ituturo ko sa inyo step by step. Hey guys, I am Aga Hinay at tuturo po ako dito ng mga phone tricks, phone hacks and phone tutorials para po sa mga cellphone users natin dyan sa kilid-kilid kagaya mo. So, kung gusto mo yung mga ganitong content, don't leave this video without subscribing po. Like, comment, at i-share mo na rin sa friends mo if ever na may mga bago kang matutunan dito sa YouTube channel ko. Kasi nakakatulong po talaga ito, lalo na doon sa mga cellphone users at mahilig sa mga cellphone users at nababaliw dahil sa cellphone na yan. Kaka-cellphone mo yan. At gaya nga ng sabi ko kanina, isa sa problema ng mga cellphone users dito is yung storage. Bakit palagi na full storage eh hindi ka nga mahilig mag-download? Let me explain you something. Kung hindi ka mahilig mag-download ng mga videos, music, photos, files, or etc. mga ganun-ganun, siguro naman merong mga applications sa phone mo na built-in. Or kahit baka may isa dyan na naka-install na application. Alam nyo ba na ang application ay isa sa dahilan kung bakit mabilis ma-full storage yung phone natin? Napapansin nyo ba na kapag nag-long press ka dito sa application, click mo itong app info, ayan, tapos punta ka dito sa storage usage, ayan, may dalawang option ka na pwede mong pindutin, which is itong clear data at itong clear cache. Mapapansin nyo, itong clear data, yan yung naliko mo start to end of your session. Ayan po. So, simula nung nag-install ka sa application na yan, hanggang dun sa last mong paggamit. At itong clear cache naman, iyang cache, yan yung mga konting data na kahit i-clear mo yan, hindi maaapektuhan yung application. Understand? So, much better kung pipili ka sa dalawang option na yan, much better na pindutin mo yung clear cache kasi walang maaapektuhan sa application. Pero kung pipiliin mo naman itong clear data, kapag pinindot mo yung clear data, all of the data, all of your accounts na nandun sa application na yon, mawawala. Bale, bumalik ka na sa start ulit. Like for mga ganun. So, mas safe si cache. Ito siya. Ayan. So, yung cache ko, meron po siyang 251 MB na cache. Pero, mas mahihirapan tayo na i-clear yan lahat-lahat. Isa-isahin pa natin yan. So, mas mahirap, di ba? So, meron po akong isang application na na-discover po from Play Store at free mo po siyang ma-downloads. Tingnan natin. So, ito po yon, One Tap Cleaner, Clear Cache. So, itong application na ito, sobrang legit po talaga siya at madali lang po siyang gamitin, okay? Pansinin nyo dito sa ibaba na ang ratings and reviews niya is mataas pa yung 5. Ibig sabihin lang naman doon, marami ang nagkakagusto sa application na ito. 4.6 stars na po ang nakuha sa application na ito at 5 million plus downloads na po ang application na ito. At mapapansin din natin dito sa mga comments nila, sobrang ganda, malalaki talaga yung stars na mga binibigay nila. Ayan. So, make sure lang po na i-install nyo po to kasi nakakatulong po talaga ito, okay? So, pag na-install nyo na po ang application na ito, syempre, i-click lang natin itong open. Ayan, i-click natin yung open. Welcome to OneTap Clear. Click lang natin itong continue. Ayan, continue. Into this value. So, ayan, pinalabas nila itong description or about application. So, kung hindi nyo na yung kayang basahin, no, i-back nyo na lang. Kaya ito po, ayan, back. Ayan, so hintayin po natin. So, ito po yung itsura niya. Makikita nyo dito yung clear or cache cleaner, SD cleaner, default cleaner, app group, upgrade to full version, or help. So, ayan. At makikita po natin dito yung storage natin. Yung internal total of storage natin is 128GB. Depende po sa cellphone na ginagamit nyo. Okay? So, ito po, cache, used size, at available size. So, dito sa ibaba, dito natin makikita yung mga large cache. Na siyang dahilan kung bakit kahit hindi ka naman nag-install,
na full storage siya. So nakakatulong talaga ang application na ito, okay? As you can see dito sa photos, yung cache niya 1.69 GB, YouTube 469.18, tapos yung PixArt natin is 423.28 MB. So ayan, back muna tayo, may ipapakita muna ako sa inyo. Punta muna tayo dito sa settings ng ating cellphone at puntahan natin yung storage ng phone natin. So andito na tayo sa storage ng ating phone at mapapansin nyo dito, meron lang po tayo ng 89% para ma-full yung storage natin. At kapag nag 100% na yung ito, kapag nag 100% na yan, ibig sabihin full storage na po talaga yung phone natin. So malapit na po siya kasi 89% na po. At kung gagamitin natin yung application na tinuro ko, so bababa po yung percent niya. Ibig sabihin, may space ka pa. Ayan, madadagdagan yung space. Okay, so ang gagawin lang natin, punta tayo doon sa application. Ayan po. So ang gagawin lang po natin dito, wala tayong ibang gagalawin kasi nag-focus lang naman tayo dito sa cache ng applications. Ayan o. So ang gagawin lang po natin dito is make sure na naka-all yan. Ayan. Pagkatapos, click natin itong clear cache dito sa ibaba. Ayan, calculating package sizes. So ayan po, ito po lahat yung mga applications na nandito sa phone mo at choice mo po kung hindi mo po siya isali sa clear cache. Like for example, kung ayaw mong i-clear yung cache ng photos, huwag mo siyang i-check. Yung YouTube, huwag mo siyang i-check. Pero sa akin, gusto ko lahat ng application i-clear ko yung cache para naman mabawasan na yung magkaroon ako ng free storage sa phone ko. Ayan. So, isali ko yan. Pagkatapos dyan, i-click natin itong parang walis tingting dito sa ibaba. Ayan. Click natin yan. Basta ganun. So, click natin itong yes. Ayan. Tapos, i-allow natin. Punta tayo dito sa more. One tap cleaner. Click natin yan. Pagkatapos, one tap cleaner. I-turn on natin. Tapos, click natin itong allow. So, ayan. Back tayo ulit. Back. Tapos, click naman natin itong okay. Ayan. So, hintayin lang po natin. Siya na po mismo ang mag-clear ng cache sa mga applications dyan sa phone mo. So, depende pa rin yan sa applications. So, kung marami kang applications, medyo matagal. Pero kung konti lang na rin naman, so, konti lang din yung session sa pag-clear ng cache from application. Okay? So, kagaya sa akin, meron ako 55 applications dito sa phone ko. So, siyempre matagalan tayo dyan. So, habang naghihintay tayo, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe na po ang channel na to kasi soon, gagawa po ako ng marami pang videos na makakatulog po talaga, lalo na sa mga cellphone users natin dyan sa kilid-kilid. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe button, also the notification bell if ever na may mga bago akong uploads, mano-notify ka. Okay? So, i-forward ko muna ito hanggang maabot ito sa 55. So, ito na po yung resulta niya pagkatapos ma-clean lahat yung cache ng application ko. So, ngayon, punta tayo ulit dito sa settings ng storage. Oh, sa storage ng settings natin. Ayan, so meron siyang 89. Ngayon, 85% na po siya. So, plus, kung gusto mo pang ma-clear talaga, pwede mo rin yung i-clean or depende po sa phone nyo kung paano mo po siya ma-clean. Ayan, so clean. So, ayan. Tapos, i-clean din natin dito sa itaas. Ayan. So, ayan po. At least, nababa na po siya. Nababa? Ano sa term? Okay. Nabawasan. Ayan. So, meron na po tayong 85%. At sana, nasolve na po yung mga problema natin dito. Sana nasolve na po natin yan. At sana may natutunan kayo sa video ito. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, don't leave this video without subscribing, like, comment, at i-share mo na rin sa mga friends mo if ever na may friends ka. Ay, if ever na may natutunan ka sa video ito. So that's all for today. Thank you, at God bless po sa ating lahat.